gabi sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Serious Na! Gaya ng iba pang mga krisis, tulad ng krisis ng mga magsasaka dahil sa bagsak presyo ang palay o ang krisis ng arsin simula nung pasukin ito ni Richard Gomez. Dinideny ng gobyerno ang krisis sa mass transportation. Dahil matapos ang mala Pokemon Go na commute challenge ni Sal Panelo, ay wala namang nagbago sa tindig ng palasyo. Sanayan lang yan. Our bodies can adjust to a hostile environment. Yan ang huli niyang kuda. Ang masaklap dito, our bodies can adjust talaga. Wala tayong ibang choice eh. Pero pwede bang all? Pwede bang para sa government officials all day, every day, gaya ng milyong-milyong commuters na hindi daw creative? Oh my God. Antang ako. Antang ako talaga. Hindi ko to naisip. Antalino. Antalino ng government. Like, siguro nga, kung naging creative na lang ako sa pagko-commute, baka mas mabilis ako naka-uwi. Like, oh nga, no? Like, siguro kung imbis na naglalakad, tumatambay na lang ako para creative, edi sana mas mabilis yung biyahe ko, pa-uwi. Malinaw na may krisis, hindi lang sa traffic, kundi sa mass transportation. Madalas kasi, nasisisi ang PUVs tulad ng bus at jeeps sa mabigat na daloy ng traffic. Pero, alam nyo bang 28% lamang sila sa kabuuang road traffic? Around 72% ang binubuo ng privately owned cars kung saan ang tulad ni Marian Rivera ay pwedeng mag-me time. Wow! Pwede rin nga namang mag-we time sa traffic. Kaya talaga! Yawa! O time sa barkada. Ate, ito yung gaya ng traffic, mahirap tanggapin na lagi na lang sira ang ating mga tren. Sa totoo lang, long time coming na ang pagkasira ng LRT2 dahil sa mga issue ng korupsyon at mismanagement. Ayon sa audit report ng COA, nasa 360 million pesos na nakaalat para sa rehabilitation ng LRT2 ay ginamit ng LRTA sa ibang purpose. Nasa 210 million ang inilagay sa questionableng mga bank account at 150 million naman ay pinambayad sa utang di umano sa isang private contractor. Ayon pa sa isang complaint sa ombudsman, siniguro ng LRTA na AMSCO, ang joint venture na kasalukuyang maintenance provider ng LRT2, ang makakakuha ng kontrata dahil ni-require ang spare parts na sila lang ang exclusive distributor sa Pilipinas. Kaya ba aabuti ng 9 months ang pagpapagawa ng LRT? Pinagbubuntis ng favored contractors ang mga pyesa? Tapos, tayong mga naaabala, kasalanan pa rin natin, bakit ba hindi ka umalis ng maaga? Naalala ko tuloy ang signage na ito. Sabi ng Duterte administration, minana lang daw sa nakaraang mga gobyerno ang problema sa transportasyon. Totoo naman yun. Ang problema ng MRT halimbawa ay nagsimula sa pinakaumpisa. Alam nyo ba na ang MRT trains ay hindi talaga trains kundi trams? Ang disenyo ng MRT trains ay kapareho ng trams sa Ang disenyo ng MRT trains ay kapareho ng trams sa Prague, Czech Republic. All because ang supplier ay isang Czech company. Ang trams ay may speed at loading capacity na para lang sa ganito. At hindi para sa ganito. Kaya ayun, no wonder na ang bilis mag-deteriorate ng MRT. Ang problema pa, nang ipasa ng gobyerno sa private consortium ang MRT, hinayaan nito ang iba't ibang breach of contract kaugnay ng maintenance. For example, ha, alam nyo ba na sa kontrata ay dapat 16 hectares ang ilalaan para sa train depot. Ngunit ang aktual na inalaan ng MRTC, nakabilang ang mga Ayala, ay 8 hectares lang. The rest ay ginawang access roads para sa kanilang mall. What? Kaya naman, tuwing kinukumpuni ang mga tren, binibiyak-biyak ito kasi hindi magkasya sa train depot. Lalo itong nakakadagdag sa wear and tear ng mga tren.
Ayon sa Riles Network, umaabot sa 22.5 billion pesos ang halaga ng contractual deficiencies ng MRTC at Sumitomo Corporation. Pero sa halip na singilin ng mga kumpanyang ito at ipasagot sa kanila ang rehabilitasyon ng MRT, ano ang ginagawa ng Duterte administration? Uutang sa Japan! Utang na naman! Oh no! Alam mo ba kung ano pang sisingilin sa atin? Yung mamahaling jet ng Pangulo. Eh kung gamitin na lang kaya niya ang 2 billion pesos para i-subsidize ang sarili nating mga tren. Tomo! Actually, yung presidential jet, dapat sa China siya bibili. Kaya lang, nung tinesting eh. Kung seryoso ang gobyerno na ayusin ang mass transportation, hindi nito hahayaang patakbuhin ng parang negosyo ang public transportation. Tomo! Kailangan daw ng emergency powers. Baliw na baliw kayo sa emergency powers. Ako, matalino akong tao. Aanin ko yung emergency powers. Kailangan ba yan ng mga masistema? O para yan sa inyong contractors? Sa totoo lang, ang long-term solution sa traffic ay ang pag-decongest sa Metro Manila at pagtatayo ng railway system sa buong bansa. Pero, mangyayari lang yan kapag tunay na nating mapapaunlad ang kanayunan sa pamamagitan ng land reform at pagtatayo ng sarili nating industriya. Dapat nga eh, nakakagawa na tayo ng sarili nating mga tren. Dahil hanggat nakaasa tayo sa foreign-funded projects at nagsisiksikan din tayo sa Maynila para makapagtrabaho sa malalaking negosyong nakakonsentrate dito, lalala lang ang problema. Hala! Rush hour na! Hindi ako si Superman ha, pero kaya kong solusyonan ng traffic na yan. Hanggang sa muli! Serious na!